Eksaktong 10 buwan na ang nagdaan mula nang nilusob ng Maute-ISIS sa Marawi City. Kabilang sa kanila mga unang binihag ay ang pari ng Marawi na si Father Chito Soganub. I was taken as a prisoner of war. 116 na araw siyang bihag bago siya na-rescue noong Setyembre ng nakaraang taon. You really wait for your death every minute. Napaluha si Father Soganub habang sinasariwa ang kanyang karanasan. Ito ang una niyang detalyadong kwento sa harap ng media. Sa gitna ng mga nagiliparang bala at nagbabagsakang bomba mula sa puwersa ng gobyerno, nasubok daw ang kanyang pananampalataya. Pwede ba kunin mo na ako dito, Lord? Alam mo na hindi ka makukuha dyan. Pwede ba tamaan mo na lang ako, Lord? Kung tatamaan, diretso na akong mamamatay. Inamin ni Father Soganub, kasama siya sa mga inutusan ng Maute-ISIS na mangolekta ng black powder mula sa mga hindi sumabog na bomba at mga imbak na paputok. Alam na alam ko, pare ako. I don't have to gather this black powder na gagawing explosive device to kill their enemies. Pero kasi ano yan, instrument of death. Pero wala ka namang choice. Hindi naman daw siya tinutukan ng baril o tinakot. Pero alam daw niya ang mangyayari kapag hindi siya sumunod sa utos. Kung patayin ako, kaya ko. Pero kung bigyan lang ng severe punishment, yun ang hindi ko kaya. Nagsalita ngayon sa publiko si Father Soganub bilang bahagi ng inilunsad na fundraising activity ng Aid to the Church in Need para tulungang makabangon ng Marawi. Ang Marawi ay magsilbi raw sanang paalala na hindi solusyon ang gera. Sana i-address ng gobyerno yung obvious na government neglects sa ERMM area. Ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi.